Thank you for joining us. You're welcome. Andito si Daddy mga asing Euro TV. Thank you, that boy. Ano si Charlie Lodosa? Ang Euro TV ba eh? Thank you. At ba? Long time to go see ang ating TV. Kaladad mo lang kung dito. Patadala. Receive mo lang na. Pastor Arcadia. Yan. Salamat ang pangalo ni Pastor Yan eh. Aspect ko sa tirhaso ng araw yan. Nagkalabas ng pare. Tatandaan mo ah. Claro. And of course, andito rin ko si Atty. Vitangcol ng ASCII movement. Awon sa kahirapan. Or awon sa kahirapan. Pwede ito, pwede na. And of course, ang ating chairman, Mike Abe na dito. Kami po yung muli ng mga member ng Liga. Lumaro, nalilis mo siya. At nagsimula yung muting o nagsisunay ko sa kwarto konsensa sa Palawan. At salamat sa Pino at buhay buhay pa. And thank you for supporting us dito sa ating Ang Euro po na sinasabi natin ay
yun po yung unang Euro compliance na tinatawag doon sa 0.90% doon sa Expo Commission. 0.80, 0.70, yun po yung Euro 4. Pag bumaba po doon na Expo Commission, Euro 0.60, 0.50, 0.40, yun po yung Euro 5. Pag sinabi mo Euro 6 engine, dahil mo, yan po ay certified po ng DENR, certified ng LTO at mga private emission testing center sa buong Pilipinas po, ay ito po ay certified na po ng private emission center na umabot po sa 0.09% lang po. Pagka 0.09, almost 0, na yun po sasakyan na nandiyan sa labas, na coaster po, pagka tinisting mo at naka-idle, wala pong mababasa na smoke emission testing. Kaya ito po yung pinakamalalas po ngayon na sasakyan. Okay. Initial lang yan. Labi na naman eh. Yung mga sumunod ng mekanandong, eh, yan na nyo yung mga katulungan. At patumala kay Guillermo, Datu, Higyawan, na Holag-ayan ako ng meron. Patumala ka, Borromeo St. Gobyerno ng Cana, Datu pa. O Datu, Bongo. Ayun po, kasi nasa konstitusyon po yan.
niya, jurisdiction po namin sa galanan system domain. Na kaya sinunatan po natin ang Supreme Court na in 72 hours, i-dismiss po ang labor cases of the CAPA because CAPA is operating within our jurisdiction. So, ngayon naman, itong sa Supreme Court na nag-resulto po, na CAPA wala na operate in Italy in the second most of the case. But we have to undergo seminars on Italy para po mag-ibigyan nila bakit sila ng batas. Datu, asan ka si Apo? Medyo malawin kung ano yung sa Apo? Ah, nasa Atty, nasa privacy. So hanggang ngayon nakalabas yan. Kaya
actually sinasabi mo na uli kaso ang Christian at saka sa tribo ayusin sa ano, ayusin sa magamit natin ang Lord natin. Pwede, pwede. Pero exist kasi lahat kasi ng batas and consistent to Republic of Christian in one na rebendo ng iba for Republic of Christian in one. Bakit po, noong 97 po ang Magdalo, by 2001, nagreklamo si Congressman Moreno kasi ang government natin, lahat ng government natin, assisting it in general when it comes to decisions and system. So, ginawa ni Congressman Moreno, para siya sa Supreme Court, na nag-abolish ng batas nito kasi ang lahat ng government agencies natin, wala nang karapatan ng decisions and system. Mag-assessment as per constitution, chapter 12, section 5, sa constitution natin, testimonial assessment, protect, sovereignty of the people. So nagkaroon tayo ng Supreme Court in bank decision. Kung tatlong justices lang mabuto dyan, hindi makabulis ang iba. Kung bumatuhon sa Supreme Court, pitong justices, ikaw ano si Dominique, lalo yung hindi makabulis. At nagkaroon tayo ng Supreme Court in bank decision. Kaya ngayon, may recognition kita is yung may recognition, give you reason ng maraming supaya ng Diyos Pinoy. Ngayon po, kung bumawas si Governor Gagas, through April, nagkaroon tayo ng jurisprudence sa April. Record? Wala akong tingin natin. Pero yung pumunta na Supreme Court sa Dabao, nagpasalamat na napsa akin. Kasi sa Dabao, sina ko, na nagpasalamat sila kahit ang mga lawyers, pinabasihan nila ang jurisprudence sa IPRA sa paglalabas si Governor Calgas. So, yan, Governor siya, Christian siya, pero he is the Governor of the Ancestral Land. That's the service sa Ancestral Land. So, gano'n yung mga ano, hindi natin sabihin na Christian ganit, hindi ka pwede sa IPRA. Because IPRA law, recognize the ancestral law, Francisca Lumbi, na pang-gobyerno ng ating mga ninuno, practice is time, sorry. Sabi ko kanina, nasuprosis niya, na-review niya ang batas ng ating gobyerno. Kaya po lang, as a dato, you must be a decision maker and a peacemaker. Marami kasi may misinterpretation when it comes to decision. Kasi maraming dato, maraming nilipo, misrepresentation nila ang batas, misrepresentation, gano'n. So, hindi tayo mag-aibindihan. Because only Datu who is practicing costumarelo ang makapagpaliwanan nito. So, kahit ang bugalo ka, kung hindi ka practicing lawyer, hindi mo madala ang kaso sa korte, di ba? So, gano'n din sa tribo, you must be a practicing costumarelo. Nung sinabi ko kay Mike Abe, Supreme Court, ang manifesto implementation sa IPRA, anong sabi niya? Are you Governor Higyawan? Yes, sir. Are you Sulato? Yes, sir. Are you practicing costuma? Yes, sir. Okay, receive the document. Hindi ba pratanggap yun sa Supreme Court yung manifesto mo, implementation sa IPRA, kung hindi ka practicing costuma rin? Yan lang po. May manawag sa yung mga tanong niyo, magsibuyaw sa nun kay Galando kasi, ano pa rin ito, takas pa rin ito eh, mayroon siya speaking engagement. Kaya, salamat tayo for this presence sa umaga at salamat din sa papaitan na aking kayo na maya. Kaya mabutas na sa kanay ko, Galando. Sige. Eh, mga, alas ko yung muna, Galando. Maraming salamat, Panginoon. At, ulit, gusto lang muna natin na imbitahan yung ating mga kababayan dahil sa darating na Biyernes po ay June 28, launching po yung programa ni Secretary Togati doon sa libreng pag-aaral ng mga tsuper. Kasi ho, sabi ko nga lagi sa ating programa na kung kasikidad ko yung mga tsuper sa kalsada ay senior citizen na 90% of the total driver na kasikidad ko graduate sa Cross Abarty University. Kaya ito mga kababayan ay libre po yung pag-aaral nila pag-driver ng transport
ay meron pa silang allowance araw-araw. Libre pagkain, libre merienda, meron pa silang allowance araw-araw. So ngayon po, yun naman po misis po nila, ito na yung MOAS ID. Napirmahan na po ito ng Sekretaryo Mugabe na nilagyan na po ito ng pondo na 350 million inisyal. So ngayon yung pondo nito ay pwede nang makapag-aral pati asawa ng tsuper. Kasi nga po yung pagbabago sa public transport modernization, ang gusto po ni President Duterte, mabago rin yung buhay ng mga tsuper. Kaya isinama po dito na pati misis po ay makapag-aral sa mga livelihood courses ng PESDA, ilibre din po walang bayad. At yung pong anak ng mga tsuper na ayaw mag-aaral ng 5 taon na kurso, libre din ang pag-aaral nila sa lahat ng technical education program ng PESDA. Ito po. Kaya sa darating po na Biyernes po ay inaanyayahan natin yung mga taxi driver, tricycle driver, jeepney driver, lahat po ng driver ay na public transport ay may pulido na po ito. Kaya sana po itong darating po na Biyernes po mga kabayan, salamat sa programa po ni Maring Roli po sa Liga ng Mga Brodkaster ay congratulations po sa inyong anniversary po. At meron po din tayo pong isang isusunod na programa, yung pong pagbabago ng buhay lahat ng trabahador sa Pilipinas, ay meron na rin pong inaprubahan mo sa Department of Finance, sa Insurance Commission, na ito pong programa ng insurance po ngayon ay na-approve na po yung 5 piso na halaga ng ibabayad dun sa tinatawag na term insurance. Naka-insured na po ang isang tsuper ng halaga ng 550,000 pesos. Mayroon siyang death insurance na 100,000. Mayroon siyang accident insurance na 100,000. Ang provoked mental assault, 100,000. Disability, 100,000. Act of God, yun po yung hindi natin nga nagustuhan na mangyari, yung lindol, mga kidla, at gano'n. Act of God po yan. At saka yung burial benefit po dito ay 50,000. So total of 550,000. So ito po mga kababayan, ito po lang po ang nagpapakita ng ating Pangulong Duterte. Hindi lang po yung sasakyan ang kanyang babaguhin, pati po yung pamumuhay ng tsuper dahil alam nyo naman, yung mga tsuper pag may namatay na membro namin, ako po ay hindi na lang 20 times na nagpalibig ng tsuper na walang pambili ng tabaho. Alam nyo naman kung saan nakapuro, saan ang bahay. Kami po ay naiinggit sa mga mayroong village, PNP village, di ba? Teachers village, mga professional po yan. Pero yung mga driver na may hawak na professional driver's license, ang kanilang tinitirahan ay mga village. Gilids din ba? Gilids. O, gilids ng subdivision. Gilids ng creek, di ba? O, so ito po mga kabayan, ay talagang ang Pangulong Duterte ay gusto na niyang paguhin sa pamamagitan ng mga programa na ilalabas niyo ni Sekretaryo Mugabe. Kami po ay hindi nahihiya na nagsasabi na kami ay nakatira din sa gilids. Hindi nga lang gilids. Kaya dito po mga kabayan, sa programa po ngayon na ating ginagawa na sinasubmit kay Sekretaryo Mugabe, unang-una ho, nagpapasalamat po kay Sekretaryo Mugabe dahil po pinapakinggan niya yung ating kahilingan. Baka akala niyo mga kasama, yung po scholar sa mga transit driver, hindi lang po ngayon po yan. Naipisahan na po yan ni Madam Gloria noong panahon ni Madam Presidente Gloria makapagalago yun. Kaya lang po, yung sumunod sa kanya, hindi naman po ipinasunod, hindi naman pinatapad. Kaya lahat ngayon po ay dahil naging speaker si Madam Gloria, sabi mo sa kanya, Ma'am, tulungan mo ako. Dahil ikaw naman ng panahon mo, ay meron tayong driver's program. Kaya ito po ay binigay kay Secretary Mugabe, kaya ito po ay naaprobahan na naman ngayon para mo, para sa mga tsuper. At sa kayo nung kaunawaan na ating sinasabi po, sasakyan, naiyan po sa labas, Euro 6 kung lang yan sa labo. Kaya maraming salamat para Lord, dahil po ay tatatubukin para sa laba. Yan po yung nakalagay po dyan. Yan po yung Euro 6 na coaster type na
doon po sa labas. Nasana ko pa rin noon yung pong mga binibili ng mga local government na napakamahal. Dito na lang sila bumili, mura-mura. Kung bumibili sila, 4,000, 5,000, 5 million, 4 million, ang isang unit, ito po ay 2.1 million ang presyo po nila doon sa kumpanya. Kaya ang laki ng difference ako. Ngayon po, mga kumbayan, ako po ay nagsalita na ho kay Secretary Ayusi Hingimo. Yun po mga atik-atik, ipa-insure na po lahat. Di ba? Bakit? Ibukas mo kayo, baka matukhang. Di na-insure, di na po ako yung magulang. Covered ba yan? Covered? Oh, covered! Ako, kaya ito nga sabi ko kay Yusik Ninyo, lahat ng atik ngayon para walang pagsisisi, ang mga barangay kapitan ang magpensyon para tapos sa problema, matulungan pa natin ang bansa. Ito ang solusyon sa problema ng atik sa buong Pilipinas. I-insure na natin lahat at bukas makalawa, ipatukham natin. Diba? Matuwa pa yung magulang. Wala na ulang bintin ka ng kaldero. Wala na ulang bintin ka ng elektrikal. Ipili mo nila na ako lahat nito. Diba? Eh ito mga kababayan, hindi po ito challenge sa buhay ng mga magbago na po kayo. Diba? Pipigyan ng pagkakataon, pero pag yan ay inisyon na kayo ni Kapitan, tandaan niyo ho, may mamayalan na sa inyo. May kasunod na, may kasunod. Thank you, panalang mo. Pray mo na, ay sumulayan natin sa pagkakitinahan kay Tito Dito Dara ng CDO Products. Okay, thank you. CDO Products. CDO. At, maganda, problema rin ni Milato. At, alam mo rin gusto diyan? Ah, sige, kira nyo yung tanong. Andito ang kapa, andito ang mask, andito ang kapatid mo si Alando. For your questions, go ahead. Mars, ito lang ba? Ah, sige. Ilan siya nyo ba nila yung sa mga drivers? Yung sa Grab, they are also considered as public vehicles. Nakakala ng iba, private. Ay, yung Grab? Oo. Kasi sa batas po, sa batas kasi kahit Grab sila, since nagtatag... Kasama po sila po. So, entitled sila. Kaya po lahat po, basta public transport po na binigyan po ng authority ng LTOP po ay pwede po sumali po sa seminar ng libre po. Kailangan po ay para makapag-avail ng ating mga samahan driver ay magparehistro sila sa malapit na mga testa center natin sa mga bayan-bayan. Buong Pilipinas po ito mga lahat ng ating mga public transport, tricycle, jeepney driver, taxi driver, bus driver, school service driver, mga shuttle service, yung mga public driver, consider po lahat dito. Dahil po sila ay naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagmamaneho. Kaya ito po ay napakaganda na sana po ma'am ay may labas nyo sa Manila Bulletin. At ito po ay talagang gusto po ni Sekretaryo Tugabi na itaas ang kalidad ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Lalo na sa sasakyan, driver, ay ang gusto po ni Sekretaryo Tugabi at ang Pangulong Duterte ay may itaas natin ang kalidad na sasakyan, tao, at sakali, pakalsadahan. Eh alam mo, gusto ko lang sana iparating sa inyo, yung pakalsadahan po makabayad, matagal na po tayo nagbabayad ng road users tax na dapat lahat ng mga national road dapat po ay na-asphalt overlay para po ang gulong ng inyong sasakyan mapakinabangan nyo na mahaba ang buhay ng gulong. Kaso po, sidentado, lubak-lubak pa. Kaya ho, nasisira po agad yung gulong. Kaya ito ho, mga kasama, sana tulungan niyo ako dahil nilalabanan natin ho, ipinapaalam natin na trabaho ng public works in highways, yung lahat ng main thoroughfare na nakalagay sa batas na dapat na-asphalt o
overlay sementado. Kailangan ang sementado, hindi pwedeng tumagal ng dalawang buwan, kailangan mas part overlay para hindi po matuluan ng fruto ng mamayong langis para po matibay yung kakapin ng aspalto sa kalsada. Ganun. Kaso nga ho, ilang taon na hinayot pa yung kalsada, tinanggal yung aspalto, hindi naman po nilirepresa sa alam. Dapat po makabay para malaman nyo dahil kayo po nagbabayad ng road use tax. Dapat po ang ating mga main thoroughfare na national road dapat nakaspalto overlay po na. Bayad niyo po yan. Kayo po ang nagre-restore, bayad niyo po yan. Doon dapat pupunta yung 75% of the total road users tax. Doon po sa asphalt overlay pupunta. Kaso po hindi ginagawa. Kaya ito po sana yung ating mga taga-media. Kayo po ang bubukong dito araw-araw sa ikot niyo ang pangalan nilang Marquez. Hindi pa ako natatakot kahit iharap nila ako sa Kongreso, sa Senado, para malaman ng taong bayan na matagal na tayong niluto ko. Christian! Kalando, pwede bang bigyan mo kami ng ideya magkanong halaga nitong unit na ina-advocate mo? Ito po ang sabi sa akin po, hindi ako po yung leader po dito, hindi po ako yung distributor, pero ang sabi sa akin ng kumpanya, yan po ay nagkakahalaga lamang ng 2.4, ano 2.1? Sabi ko, sorry po, yung 2.4 na sinasabi ko sa inyo, yung mga tumakak mo na ngayon na nandiyan na single tire, yun po mga kababayan, tandaan niyo po, sa International Engineering City Standard, hindi po si Sarabi. Ito po mga kababayan, pag sinabi mong International Engineering City Standard na nagsasakay ng 20 seating capacity pataas hanggang 30-40, dapat po yan ay double tire. Sa likod? Sa likod po. Eh hindi naman po nagsasakay ng 50-40, single tire. Tapos ang kinikipin pa, ang taas-taas, wala po sa standard yan. Meron tayong sinusunod po, ng tawag po yan ay public transport specification. Na sana po ay i-implement na po ni Secretary Tugali ngayon. Yung po tinatawag na road rationalization engineering survey, ang ibig sabihin po nito, tayo po yung nagpasimulo nito. Na kailangan ma-evaluate ang kalsada, ano ba ang lapad ng kalsada na ito, at ilan ba ang taong sisertisyuan sa rutang yan, dapat ay akma. Yung tinatawag na balansyado. Balance meaning yung kalsada, sasakyan, tao, para po maganda tingnan. Kasi po, bigyan ko yung example, hindi balansyado eh. Paano naman makakapag-acquire yan through financing? Ito po ang sana mo kay through financing. Lalo na po yung mga lumang mga jeep dahil ipubuhay na natin, tutulungan natin. Every Saturday ay meron akong libreng seminar para ituro ko po kung paano bumuo ng kooperatiba, kung paano bumuo ng korporasyon. At yung seminar, yung mga rules and regulations po nito ay isini-seminar po ito kaming Sabado. Libre po, walang bayad. Pati merienda po, libre. Pag qualified na, magkano monthly yan?
Hindi na po ito ang maghuhulog, ikaw po ay co-operator naman. Ang maghuhulog po naman mong problema, yung co-operator. Kaya yung sinasabi nila, na tatanggalan na sila ng hanap buhay, hindi po totoo yun. Sila din ang magmamaneho. Sila pa rin ang co-operator, malang ang tawag. Hindi na po individual operator. Co-operator. Kung tayo po ay naiinggit sa Singapore, naiinggit sa China, naiinggit sa Japan, naiinggit sa Amerika, doon po ay wala pong individual operator. Doon po ay concessionaire na tawag po ay cooperative at sa corporation. Thank you, Lazo. Ano ba? Una dua ka. Special kita may wala. Dari kami may pagkita. General Guillermo, Eleazar. Thank you. Eleazar, good morning. Sir, good Salamat po. Thank you, thank you. Doon ang kayo sa Arab siguro. Sa Republic Act 7160 sa inyo yan.
Pero siyempre ako ang jurisdiction yan. Sinasabi ko na lahat ng batas ay consistent to Republic of the Philippine Union. Na supersede mo yan at nag-report yan. Yun ang sinabi ko kanina, na nagkaroon tayo ng Supreme Court in bank decision na nagbiglamo si Congressman Moreno dahil ang Philippine Union na ito or any foreign agencies are only assisting agency when it comes to decision process the land. Kaya nagkaroon tayo ng Supreme Court in bank decision at nagkaroon tayo ng limitation Pinuriso ng karat sa ganyan ng Pilipino. Pro-Republic ang President. At nagkaroon din po dyan na isuroon yung Supreme Court pro infra. Batas ko yan. Hindi ko binabasihan na, hindi ko binabasihan na lang po yan. Batas ko bilang hindi po tayo makaisa kung di natin ma-address yung Republic ang President ng Pilipino ng Pilipino. Kaya ang nakita na kay Patrone, isa po rin ang hindi na po rin ang Republic of the Philippines. So, simpare po ang jurisdiction niya. Ang ano ko lang naman, as governor, respeto naman yung IFRA. Iyan na. Lapsis of IFRA is a criminal na nipiso. Patas pa rin. Although, sabihin natin na ang kapa, ang business sa kapa na isang Kapa is Ministry International Incorporated. Ang problema lang ng Kapa, bilis yung is taxable. Taxable yan. So, illegal yan. Ba? Illegal tayo sa gobyerno, illegal din tayo sa Diyos. Doon pumasok tayo ng Ibrano. Doon may pumasok ng Ibrano. Because Kapa is operating within our jurisdiction sa Sisrala. Irespeto yung jurisdiction namin. Eh kung may kaso kami tribo, sa aming jury muna. Yan ang sulat ng Supreme Court or Department of Justice na lahat ng kaso sa tribo, Christian Muslim, within ancestral and ancestral community. Yan, ma-address yan yung jury namin. Because the sa konstitusyon natin, sa judiciary natin, judicature natin, at sa executive natin, mag-assist lang yan sa trial. Pwede kaming jury. May sarili kami decision. Oo. Ngayon, ang nangyari dito, may mga government agencies tayo nagkakaroon ng lapses sa iba. Yun lang naman ano ko. Oo. Okay. Kapatid ka, Dali. Sir, para sumulat po kayo sa Supreme Court na sa kalagay sa sulat nyo, nuurusan nyo yung Supreme Court na para yung rape yung mga kaso kay Joel Brunario. Kahapon po naglabas ng issue ang NCIP na sinasabi daw po ang inyong grupo daw po ay bogus, hindi kinita ng NCIP. Ano po masasabi natin? Ako dito, lagi sa first instance, nakalagay lang dito, pursuant of Republic Act, pursuant of 1987 ng Philippine Constitution, only economy and patrimony, Article 12, Section 5, thereof going. The state, executive, legislative, and judiciary branches of government shall promote, assess, protect the rights of the indigenous cultural communities and to ensure their economic, social, and cultural development, welfare, and well-being. Lagi na kaisis lagi yan. Ngayon, ang NCIP nagreklamo na bogus daw. Hindi totoo ito, hindi recognized. Hindi ang NCIB or any government agencies ang mag-recognize sa akin. Dapat ako ang mag-recognize sa assisting agency, NCIB, because the NCIB is the prime agency that will assist, protect the rights of the individuals. Dapat ako mag-recognize sa tulong nila sa tribo. Hindi ako, hindi sila mag-recognize sa akin sa constitution, ang state, ang government, mag-assist sa tribe. Dapat ako mag-recognize sa tulong nila sa tribe, hindi sila ang recognize sa akin. Because they are all assisting agency when it comes to decisions and system. Kaya yung sinasabi ko, usap ko, hindi totoo. Bakit si Gobyerno Kagas, kung ko usap ko, nakalabas sa Ibrahim, nagkaroon ako ng Jules Rodin. Ha? Murder yan at saka ko, usap ko. Dahil yan, nagkaroon ako ng Jules Rodin sa Supreme Court. Ano bang tribo ni Pastor sa
Apolinario. Kamayin naman po. Sabi ka po. Ano po? Ano po? Kaya naman po ay? Kamayin naman po. Parang sa akin? Parang sa akin. Parang sa akin. Okay. Mga questions? Okay, wala. Open natin si... Chairman. General Eleazar. Sir. General. At Apinakuling ginawa ni General Eleazar. Pero General Tilangkabi. So, batin muna, General. Batin muna, batin. Hindi ko na pinapos pa yung kung mga second phase of tenant doon dahil parang hindi ko ako yung makasabing. Parang sa kami. Karong dalawa kasi. Kaya ito yung Marquez. Ha? Hindi ko na. Sige. Gentlemen, what's your stand? What the line natin? At ang tingin ko si General Eleazar. Chairman? Complete. Wala po. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Okay. Thank you, thank you. So, kay General Ano po, kagagaling mo sa State Police District, ano po yung nangyari doon? Para magpaporma na tayo kung relate yung relate din yung dati yung police na na-involve doon sa alleged harassment, parang gano'n. Talagang wala na siya. Wala na siya. District Director, bago District Director, sa State Police District, the order was given to other Police Brigadier General Nulas Pagpagan as the newly installed District Director of Eastern Police District. Ngayon po si General Tambuman, sa ngayon ay he is still under the office of the Legal Director of NCRPO at ongoing naman yung ating recharge investigation na sinasuma. Well, isang isa pa na ito, ihabon nila, General. Tulad na pag-usapan natin. Pero yung update ko parang sa paghahandaan nyo sa SONA. Importante itong SONA dahil napaka-different nito. As kaya NCRPO ganito, anong latest report? Meron bang funding? Meron bang namumonitor kayo na kakain ko? At nagiging panang na maayos ng ating SONA? Actually kami at yung hapon, let's go. Will be the first coordinating conference in so far as security concern na pinatawag ng House of Representatives through the Sergeant at Arms. So mag-aating po yung ating mga concern na action officers ng iba't ibang agencies para po doon sa initial preparation. So may mga sunod-sunod pa po pagpupulong yan. Sa ngayon, kami naman po, pinagkabasaya namin, we'll be presenting our proposal, which is yung mga plan A, plan B, plan C, depende sa aming pagpupunayan sa mga lalahok dito sa zona. Alam na po natin na talagang magkakataon ng mga kilos protesta. Not kilos protesta at kilos suporta. Alam natin na since for the past two zonas, ang grupo ng ating lahat ng sumusuporta sa ating pamalaan, sa ating pagkakulitulente, ay pupunta rin dyan para magbigay na kanilang suporta. At historically, yun naman pong mga kilos protesta kanyaan din. So, ang challenge sa atin, just like we have done for the past 3 years, kung paano mairaraos yung kanilang activities na walang mangyayaring untoward incident. Gusto ko pong ipagpalang sa inyo na sa karang tatlong zona ng ating Pangulo, lahat po ay naging maayos. Ako po yung sikuna dalawang zona, I was the district director or the ground commander of zona. At actually, the regional director, ako nang big overhaul. Ang commander ngayon, ulit, I will personally oversee and supervise the security coverage for this coming zone. Sir, salam po. Yung binigusman sa DWDL General. Gusto ko lang kung malaman kung gano'n din ba kagaya ng dati. Kasi naging open tayo last time yung siya na.
na ang Pangulo ay nakakalapit sa tao ng Dagat. O tumama siya ng time. Kaya nakausap siya. This time mo ba hindi niyo na kayo nagtulungan? Kasi nakita ko po ang listing. Yung risk po ngayon na mas malaki na po yung kaganapan sa ating bansa. Una po, wala kami sa posisyon para hindi po pahitulutan. Ito naman ang gusto ng aming presidente. Kaya nga po, ang aming preparasyon ay naghanda kami sa lahat ng sitwasyon. Even though may kinatawagan tayo na advisable or magsasabi natin na kung sana, ganito na lang. Pero siyempre, open tayo sa lahat ng situation. So contingency plans are being established or in place para sa pagdito. At guys, lagi po nga, wala, hindi pa kami nakapag-usap ng mga grupo, mga leaders ng grupo, lalahan dito. Kaya wala pa kaming definite na plano. Pero kagaya nga ng aming preparasyon sa Maracarang Zona, meron kaming plan A, plan B, plan C, kung saan nila gusto. So, naging po kami very accommodating sa lahat ng mga grupo na lalahan dito. Subalit ang final say will be coming from us. We try to accommodate to consider all the requests as long as they will not affect the overall security coverage na ilalagay natin. Pero kung kami man ang accommodating, kung kami man po ay very considerate, but we will be firm on our decision kung ano ang kasunduan at any violation or any problema doon will be dealt with accordingly and base sa aming isa. Maraming salamat po, General. Question po, General. Good morning po, General. Camilo Meniendez po. Yung zona medyo next month pa. Ang isang mainit na issue ngayon ay Kapa. Yung narinig ko na may marching order si Presidente na hulihin yung mga leader ng Kapa. Pero ito si Datu, nandito, nagpapaliwanag na sabi niya ang case ng Kapa is within the jurisdiction of the IP, IPIRA law. So, hindi magiging enforceable ang arrest order ni Presidente dahil sa kanyang contention, ito ay within the jurisdiction of the indigenous peoples. Pakiliwanag po sa punto naman ng mga polis. Ano po ang ano po ang inyong punto? Well, kanya-kanya po tayo ng interpretation at ang pag-unawa dyan. Kaya nga, ginagalap po natin yan. But so far as we are concerned, hindi naman po para sa Kapa, pero sa lahat. Kung meron mga ongoing paglabag sa batas, itong sinasabi natin na continuing crime, meron po masihan ng ating mga police or law enforcement na magsagawa ng warrant less arrest. So it's so happy na po hindi sasabi nga sa Metro Manila in our coordination with the National Bureau of Investigation, hindi po dito yung sentro ng kanilang operation. Kaya, but we are closely coordinating with NBI as well as the CADG kung ang ating po NCRPO. So kung meron po kami mga coordination na gagawin at kung meron na malaki na tayo na ongoing na krimen nangyari o continuing crime, eh pwede po papasok yun sa warrantless arrest which have been done on several occasions. So, ano po yun? It's just a matter of, well, kung ginawa namin yung ganong aksyon, eh kami po ang detenesarin namin just in case na magkaroon na reklamo o meron mga ibang tututul doon. So, lahat po tayo ay we have the rule of law to follow at lahat po ay binibigyan ng karapatan at lahat ng pagkakataon ang bawat isa. Related doon sa ngayon, General, doon sa APA, no? Ano mo kaya sa NCRPO Director? Ano mga choice nyo? Mag-surrender na lang? O, well, hindi mo malam sa nyo eh, dahil may problema, di ba? Anong mas maganda sa tingin mo para sa kanya? Mag-surrender o manatili siyang pagtagulan? Well, napakaganda. Alam mo, sa point of view ng ating kapulisan, laging tayo nasa pag-uusap. Di ba, kagaya nga sa zona, kaya tayo naging matagumpay, dahil meron kayong pag-uusap o koordinasyon. So, sa ganitong kaso, ganun din po yun. Kung inaabusahan, at sa tingin natin is may dapat paliwanag, pinakamaganda ay magpakita sila at magpaliwanag. So, the PNP, the NBI, kami po yung open sa paglapit ng sino man para yan ay mabuksak. Yung security naman, dahil lang natin paaring isa sa dahilan yun, baka may threat or something, ano man. Anong assurance kami po ng PNP? Na safe, kung sakaling voluntary mag-surrender, hindi ko alam, all black nila,
or kung ano man, huwag sasakamay ng mga polis na batas. Makipag-coordinate lang po sa atin and we will assure their security and protection. You know, yung trabaho natin, lahat ay binibigyan natin ng protection. It's just a matter of dapat malaman natin so that we can provide the necessary protection for them. Good morning, General. Mukhaan ko lang po ang questions regarding the security measures. Doon sa freedom of expression, General, yung mga members ng NANKA, peacefully na nag-assemble to express their grievances to the government, especially sa ating pangalaman ng Dignidad. Ano po ang papel na ginagampanan ng kapulisan when regarding yung peaceful assembly? Well, maintenance of peace and order. Ngayon, karang ito lang batas natin po yung freedom of expression. Kaya ang tingin mo natin, kahit pa minsan nga, o hindi minsan, mas madalas na meron mga pagkikipot ng mga rayang ginagawa na wala ng permit at outside the freedom park na sinasabi natin kung saan hindi na kailangan permit. Pero because of the maximum tolerance, sa totoo lang, hindi ko lang alam ng mga kumay natin yun. Pero ang luwag ng PNP natin, hindi ko tutusin, pwede lang yung bombing yan eh. Pero very considerate tayo. So, ang lagi ng consideration natin, lahat ng POPOS, NCRPO, hindi po ito makaka-apekto sa sa maluwag na pagkaramos na ginagawa ng ibang mga tao na hindi naman kasama doon. So the flow of traffic must be considered na dapat maging maayos at hindi po sila mag-create ng anumang vandalism or any untoward incident na pwedeng magbigay ng inconvenience para sa iba natin mga kababayan. Roman General, and the website. It is a congratulation. Next. Arasan ko na. Badan why? Pag-serve na kayo pagkain, ako na yung buffet dito. Sa may buffet natin, sa kilometro yata. Layo pa siya kayo. Buhay ng pagkain doon, at bumalik kayo dito, at tuloy ang ating Q&A sa ating mabisita ng umaga. Kaya ka kay Karolan lang, last question. Kaya bago sa dalawa. Ah, sa dalawa lang, nilang gawin. Kasi, para medyo malay, mga malay. General, yung mga muna ako. Bago kasi kala ko natin ang video. Sir President Lakay, kaya ko lang sa dali yung kapa kasi business at saka religious ito eh. Well, alam ko meron kapatang pagdating yung religious sa iso. Sa kaya, gusto ko malaman ko, meron na bang warrant ang para sa ito? Yung certain pastor, meron na siyang warrant na warrant ang para sa hawak ang NBI yung police. O kung sakali siya makita, paano siya huli ito? Kasi naman, pasulado mong dena. Sino nagpalakaso? Ano ang mga basis para maras na siya on the spot in case na makita ng mga nila? Well, actually po, ongoing po kasi naman itong investigation ginagawa dyan. And ang NCRPO, actually we are in full support of the CIBG. Na siya po pagiging sa PNP, siya yung tinalaga na office primary responsible. Opo, and counterpart naman niya yung NBI. Kasi po sa atin, para to pares, yan talaga yung basically, yan ang basis na pag-aresto. Pero meron tayong tinatawag yan na kung meron permit na nagaganap, pwede na magkaroon ng warrant of arrest. At kung sakali, kagaya sinabi natin presidente, at bali sa accusation ng law enforcement, kung meron continuing crime na nagaganap, pwede po mag-aresto. Well, of course, yung pong mga akusado dito or affected, they can always have their legal remedy. Kung sa tingin nila, merong illegal na pangyayari or merong violation sa lahat sila, they can always have this address by filing appropriate charges there. So, doon lang po tayo mag-i-stand sa position nila. Thank you, General. General, sa'yo yung ako sa nalaan, sama natin yung meron lang. Ang meron lang, gusto ko lang malaman yung kung pwede po ba, kasi kanila maganda rin yung offer of insurance eh. So, pwede po ba yung private car na mahihirap naman, huwag na may kotse, di ba? Alam mo naman, gusto ko lang malaman, pwede ba akong makapag-cover na sa insurance na sinasabi ko na very accommodating? Please lang. Alam niyo yung mga problema. Pwede po yung ating mga kababayan na sumali natin po. Basta po makapag-cover lang po sila dito sa bayanin ng kalsada ng Higyawan. Kasi po ito ay project ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Kaya namin po binuo yung bayani ng kalsada condition incorporated para po
So, awan ng Diyos naman, nagpapasalaman tayo kay Secretary Duranti, no? Dahil nagpapasalaman tayo ng magpupo nito at bago mo makalimutan sa Diyos na lang ang sa aking birthday sa Pilipinas. Launching po kasi dito dito. Lahat po ng ating mga transport sector, Luzon, Visayas, Mindanao, ilang taon po sila. So yung kumpanya ko na nag-cover po ito, nagkataon naman po, na sinagot po yung birthday. Kaya sinabay ko na rin po yung programa para makuha naman po yung ating chuper. Kasi po, General, ang ating kachuperan na Liga ng Mga Brodkaster sa mga driver po, 90% to 95% wala pong mga insurance. Kaya ito po, 5 piso po, General, binibiro po sila kanya nung wala pa po kayo. Kaya kausap ko na po dito si Yusin Kandi. Parehas po yung problema nyo po doon sa mga adik-adik sa barangay. Eh sabi ko kanina, pagkakataon na ng barangay, na-injure lahat yung adik-adik dito. Para kung matukhang man sila, hindi mo magagalit yung magulang dahil may pera na po sa tatay na rin. Even tayo ng kakero, even tayo ng electric man nila, lahat ng mga makuha ng adik, ibibenta. Pag-adik lang yun. Pero dito, sa halaga ng 5 piso, naka-insure na po sila ng worth 500. Kaya ito ay ginagawa, itibigin po sa inyo para po mapag-aralan nyo po na mapag-aralan. Dahil na pag-usapan nyo na po ito ni Yusin Pinyo, dahil lahat ng barangay siguro, kaya nilang i-insure, pero ilan nila lang naman adik-adik. Tapos hindi tapusin na natin, tapos diba nila lang. Sa lahat po nyo na lang. Ito ni Vitangcol. Gusto lang gawin yung pag-sili siya ba? Dinamin lang po natin yung ano, yung mga parties involved, no? Number one, yung kung kaso na natapos sa Securities and Exchange Commission, ang complaint na po yan ay ang Enforcement and Investors Protection Department mismo ng SEC. Yan yung labi sa APA. Yan yung nag-issue na permanent closure ng operations at saka nag-revoke ng license. Okay? So ito po, this is an administrative case, hindi po ito criminal case, kaya wala po dapat ina-aresto. Okay? Now, yung compensing na kaso sa Department of Justice, ang nag-reglaw po dito ay ang Securities and Exchange Commission, yung Enforcement Department, laban po sa APA at ang Board of Trustees. Ito po ay criminal case na ngayon po ay mag-undergo ng preliminary investigation. Kapag ang isang kaso po ay nag-undergo ng preliminary investigation, ibig sabihin po, wala po itong warrant of arrest. Ibig sabihin po, hindi po huhulingin ang mga nagsakdal. Kasi po, kapag ang isang tao no, na inaakusahan na mayroong ginawang krimen at ito ay inaresto ng warrantless arrest, pupunta po ito na tinatawag na inquest proceedings. Alam po ni General yan, no? Na ang lahat ng ako ay dadaan po ito ng inquest proceedings. Eh ito po ngayon, meron na po preliminary investigation proceedings. Kaya hindi ka na po pwede mag-warrant as arrest tapos dadali mo ng inquest. Wala po ganun na dalawa. So ito po, may preliminary investigation. Depende po sa resulta ng preliminary investigation. Kapag umakit po ito sa korte, ang korte pa lang po ang mag-issue ng barangay. Sige. Okay. Sige. Okay. Ang sige, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Sir, 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 balik tayo sa experiment. Sir, any development update sa investigation kay Colonel Tambungan? Doon sa due process kasi, binigay siya ng pagkakataon na mag 5 days para magpaliwanag. Gusto niya at tinihintay pa natin yun. At the same time, we'll be coordinating now with the Office of the President kasi we'll be asking for consent para mag-contact, para we'll pursue the investigation. Kasi he's the third level officer. So kailangan clearance from the Office of the President para magsagawa ng administrative case tapos. Pero tuloy-tuloy po yan. Kung pag-asa po kayo na this is a fair and impartial investigation, naya-award natin dito kay General. So nasa pre-charge sa investigation po. Hindi pa tapos yung pre-charge investigation. And the result of that investigation will be the basis para mag
mag-file tayo ng administrative case. Kumbaga parang ito yung preliminary investigation tinatawag natin. Na pag-proud purpose, eh, magkapal tayo ng aso. Sa amin naman, summary proceedings po yun, yun naman yung parang fortification na, na meron mga kasaya naman na summary hearing. So, ongoing pa po yung pre-charge investigation. Ilang araw na po? Kasi, it was given 5 days. Yes. Ilang araw na po? I-check ko po kasi baka na-pressure lang yan. Maybe this week. So, it is given 5 days and maybe again, next week para malaman yung sagutan na. At yun po kasi papasihan natin ngayon sa evaluation na gagawin ng pre-charge investigation. Kung sa turnover, balita ko nag-reshuffle din, makita ang district, yung district daw nag-reshuffle. Wala naman reshuffle actually. Kung saka yung the deputy district for district director for administration, who is the OICs and Ibuye, he was promoted into a higher position. So he was now the executive officer of Directorate for Research and Development, which calls for a general position. Yes, promotion yun, akit na siya. So ngayon, yung kanyang dalawang magkasunod sa mat group, akit na yun. Yun yung ating magiging recommendation. So last question. Any other directive you have given this morning to the CPD officials? Well, binagit natin to na una, ito naman si General Bathan. He's a season officer, he was assigned here before, last year sa Pasay. Nasa na si ADG, nasa si Bathan. So, he's in seminaria. So, for sure, itutuloy lang niya yung ating interdependency na pinupusok ng ating GPNP. And ang sabihan natin, tinagal tinapaalala na while being a person of authority or nasa position, dapat lagi natin iintindihin na hindi dapat tayo pamanabi sa ating katatayuan at lagi natin kinukonsider ang protection ng mga nasasakupan natin. So, binigyan natin ang message sa ating mga masakarang kapulisan, mga nasa bakong rango, na while it's true na sila yung laging exposed, hindi na vulnerable sa mga complaint sa ating internal testing, pero kung gumagawa sila ng tama, wala silang dapat katakot dahil andito kami muna namumuno ng ating organisasyon para bigyan sila ng karapatang protection. But just to say, yung disiplina ng bawat isa ay dapat nang itinutuloy. Hindi uubra na porke binibigyan natin itong ating inter-replacing isa sa bulat, hindi lang maliliit, hindi malalaki. Itong mga lorang po naman should continue to be professional officer. Disiplinado, pero meron binibigyan ng tamang karapatan. Sir, last question. Being a member of advisory council ng San Juan, we have plans to make po ba yun na without intervening sa function ng PNP, pwede ba yung group of lawyers from San Juan to voluntarily give legal assistance to the police officer? Yes, that is very much welcome. Ang role ng advisory council actually is mag-isip ng mga bagay na pwede magpa-improve sa performance ng ating kapulisan. And giving legal assistance, free legal assistance at that, will be very much welcome by the 20 police force. Lalo na kung ito ay bibigyan natin sa mga taong kulang na resources. At sa tingin natin is, kailangan talaga ng tulong coming from the public sector, from the private sector, and other concerned groups. Okay, sige. Oras na pagkain, ha? By the way, yes, last night, pagkain natin kasama Kani Oro, si Mori, Nandiga. At, of course, ang alam mo, eh. Kumari-re. At, dito tayo, mga atas ni Kano, Mori. As best, Gani. Thank you for joining us in Wagan. So, again, picture. Hayan. Alam mo 'yung sa dalan mo si Kainan eh. Kailangan mo na. Kailangan mo tigil tayo ng tigil ng photo. Ha? Sige, picture muna. Chairman, sama ka, Chairman. Sabi. Yo, may kabutom na iba. Sabi. Ano 'yung si Uyan? Tatabi ako rin, malay nyo. Mag-PNP chip ito. Malay lang. Malapit na, malapit.
wishing well. Hindi, pero overqualified to. Malapit sa media. Masipa. Guwapo. Next time. Working for the general. Working general. Working general. Ate, po ang kasabihin parang. Ako na, si general. Sige. So, pasangon natin ang chairman, Mike. Again, binakawasan natin ang call ngayong maga. And we'll see you next Thursday sa upang edisyon ng Nasi Forum. Thank you. Enjoy your lunch. Iwas sila doon. Ay, isa sa tatanong mo sa akin. Iwas sila doon.